Ang buhay ko parang kutsinta. Akala mo simple lang, may isasarap pa pala. Ang kutsinta ko po ay hindi siya ordinaryong kutsinta. So, ginawan ko siya ng twist. Iniba ko siya na sa akin lang talaga matitikman. Yung kutsinta ko, hindi siya nang lalaban, be. Kahit bungal, mapapakain mo nito ng paulit-ulit. Kaya naman pinipilaan yung kutsinta ko. Kasi malinamnam to. Hindi lang masarap, malinamnam pa. Natawa rin ako sa sarili ko. Di ba, baby? Ang sarap ko, no? Dati po, sa ang location namin is Tayuman Oroqueta. So, lumipat na po kami. At tapat namin is Getz Hotel. Kabilang kanto lang po. Konting kembot lang sa amin na. Ayun na yung location namin. Mason Tayuman. Ang tinitinda po namin is number one, kutsinta special. Con yelo. Ang kutsinta ko po is malambot. Hindi lang yun, meron pang yema. Budburan mo na rin ang nyong. Gadgaran mo ng keso. On the top, samahan mo pa ng yema. Diba? Sulit yung 50 pesos mo. Hello mga kakutsinta. Ako nga pala si Michelle Jane O. O mas kilalang Mami Sheng ng Tayuman as a kutsinta queen. Dalawang klase siya. Merong special, yun nga yung overload toppings. Meron yung regular, yung ordinary lang na binibili nyo. Yung yema lang sa kanyog. Kaya yung overload ko is all-in toppings na siya. Kaya hindi ka mabibitin talaga, B. Sabi ko talaga sa'yo, babalik-balikan mo. Kutsinta ni Mami Shin. Ang mga kunyelo ko po is abokado kunyelo, mangga kunyelo, mais kunyelo, Milo kunyelo, ubi kunyelo, at ang best recipe ko is halo-halo ni Mami Sheng. Ay, eto nga, kukwento ko na sa inyo, mga mare, di ba, chismosa kayo, oh. Bakit masarap ang halo-halo ni Mami Sheng? Hindi siya ordinaryong halo-halo, number one. Sariling gawa ko siya with my own. Sariling recipe ko siya. Kaya binabalik-balikan din ang halo-halo ni Mami Sheng. Ang sangkap nito, napakasimple lang naman. Ube, avocado, mangga, mais, samahan mo pa ng yema, ebap, condens. O, di ba, B? Hindi ka natalo, B. Sabi ko talaga sa'yo, B. Babalikan mo to, B. Sa halagang 60 pesos, sulit na yung halo-halong kinakain mo sa panahon ngayon. Mawawala talaga yung init ng ulo mo, B, pag natikmo mo talaga to, B. Kasi nga, binabalik-balikan, B, yung mga customer namin, umuulit-ulit lang. So, pag natikman na nila, ay okay, sulit naman pala yung ano, sulit naman pala yung binili namin. Kaya okay lang, kahit pang ilang number kami, pumila kami, at least, sulit yung kinain namin sa halagang 60 pesos. So, nag-start po kami mag-setup dito is 2 p.m. Nagpe-prepare na kami ng mga gagamitin namin sa pagtitinda. Maaga pa lang may pila na. Ang masarap na kutsinta para sa akin, hindi tinipid sa ingredients, hindi tinipid sa toppings. Namumuo yung linamnam niya sa kutsinta pa lang kahit walang toppings. Kasi sariling recipe ko siya. Gawa din namin to. Baka kala nyo po, humahango lang kami. Pero sariling gawa po namin. Ang mga nakakasama ko po dito sa pagtitinda ay mga kamag-anak ko po. Mga asawa po ng kapatid ko, pinsan ko, tito ko, mga kapatid ko. Ayan, tulungan po kami pamilya. Tinutulungan po nila ako. Actually, hindi naman totally sikat. Kumbaga, nag-trending lang talaga yung mga paninda namin, paninda ko. Nung may nag-vlog po sa akin na yun na po yung naging bansag para sa akin. So, ako si Mami Sheng, the kutsinta queen.
kilala ako bilang masipag. Tap, maldita, number one. Alam niyo yan, mga kapamilya, huwag kayong deniable. Maingay, ano pa ba? Makulit, ayan, masayahin. Palatawa din kasi ako, mahilig akong tumawa talaga. Nag-start po ang kutsinta ko 2020, bago mag-pandemic. Hindi pa po ako dito. May naging partner kasi ako, dalawa lang kaming gumagawa noon nung nasa Tondo pa ako. Nag-start talaga siya doon. So nagkaroon ng something, kaya may time na nahinto yung pagtitinda ko. Pero ipinaako ko sa mga kapatid ko. Ang nagtinda noon, mga kapatid ko, sabi ko, pagpatuloy nyo yan, balang araw magde-trending yan, balang araw pipilahan yan. Never. Si Mami Sheng ako eh. Strong, independent woman ang pagkakakilala ko sa sarili ko. Kaya ako ginagawa lahat to. Kasi minamalit yung pamilya ko. Ayokong tinitignan kami ng galing. Bata pa lang ako. Sobra yung pagmamaligit nila kasi alam nila wala kami. Sobra, sobra, sobra. Sobra yung hirap na dinanas ko. Sobra yung mga nangyayari sa akin na hindi nila alam na ako lang nakakaalam sa sarili ko. Alam nila masaya ako, pero sa likod nito, sobrang daming sinasacrifice na itong taong na to. Nabuhay ako ng sarili ko. Nabuhay ako ng kinaya ko lahat. May time na nangyayari. Bigla akong maihinto, iiyak. Tapos may time na habang kumakain mag-isa, naiiyak. Sabi ko, bakit ka ba umiiyak? Kinakausap ko yung sarili ko. Bakit ka umiiyak? Siguro sa dami na rin ang pinagdaanan ko. Pero sabi ko, kaya ko to. Ngayon lang yan kung magkakaroon ng problema. Ngayon lang yan, bukas, iba. Hindi, wala na yan. Pagtapos nun, okay na ako. Parang wala lang. Pero kaya ko i-survive. Kahit masaktan ako ngayon, bukas, kaya ko yung labanan. Eh kasi Mami Sheng nga ako, di ba? Hindi ka pwedeng mapagod. Masasaktan ka, pero babangon ka. Madadapa ka, pero babangon ka pa rin. Doon mo ako mapapabilib. Susubukan mo ako, pero lalabanan ko yan. Lahat ng pagsubok na yan, malalagpasan ko yan. Kasi hindi naman buong buhay mo pagsubok eh. Nagkaroon ka rin ng kasiyahan sa buhay mo, nagkaroon ka rin ng kaginhawahan, di ba? Kaya ngayon, nagsumikap ako, ay hindi pwedeng habang buhay mamaliitin nyo kami. Hindi habang buhay, ito lang kami. Kasi may iaangat kami, alam namin. Kaya kaming magkakapatid, nagsusumikap kaming lahat. Pero kahit hindi kami nakapagtapos, kaya namin tumayo sa sarili naming mga paa. Nagsusumikap pa rin kami, lumalaban kami ng patas. Alam namin makisalimuha sa kahit na sinong tao. Kaya namin tumayo sa sarili naming mga paa. Kahit anong mangyari sa akin, hindi niya ako pinababayaan. Kahit may nangyari sa akin na pas na napakasalimuot, ang bait talaga ng Diyos. Grabe. O ngayon, asan ba ako ngayon? Binibless ni Lord. Kasi hindi ako nakalimot sa Panginoon. Talaga. Oras-oras, minuto-minuto, nagpapasalamat ako. Kahit dati pa. Kahit wala pang ganito. Kasi ang paka-bless ko, sabi ko, my God, kaya pala. Kasi may mission talaga ako. May mission ang bawat tao sa mundo, kaya ka nabubuhay. Daming beses naman ako nagkakamali eh. Kasi tao lang naman ako. Hindi naman ako perfecto. Oo, sobra. Lalong-lalo na sa love life. I will be your shield. Lahat mali. Ayun nga, ang tanga ko, di ba? Maswerte nga pala ako sa negosyo. Pero malas ako sa love life. Ganun na nga. I will
Kaya naman matamis ang mga Prada ko. Bakit sweet? Kasi ganun ako magmahal. Sobrang, sobrang tamis. Sobra ako magmahal. Ultimo sarili ko, hindi ko na minamahal. Basta dun, para dun lang sa mga taong, para dun sa taong mahal ko. Ganun. Pero ngayon, hindi na, be. Nagbago na ako. Totoo yun. Iniba ko na. Ano pag bumalik siya? Ay, wala nang babalikan. Paano ko nagsasorry siya? Ay, wala nang gano'n. Bawal mapagod, Mi. Bakit ka mapapagod? Hindi ka pa nga mayaman eh. Yung mayaman nga eh. Hindi nagpapahinga. Oh, umiiglip lang. Bakit ka mapapagod? Para saan? Bawal mapagod. One year na kaming nagtitinda dun sa pwesto namin. Nag-viral lang siya last month. Mas lalong nakilala yung kutsinta ni Mami Shin. Mas dinadagsana nga pala ako ng mga taga-iba-ibang lugar. Hello, sabi ko thank you po. Talagang pinuntahan nila tong kutsinta ni Mami Shin. Nakita nila, may ibang twist talaga yung kutsinta na meron dun sa pinaka-toppings niya. Bakit ang sarap ng kutsinta mo? Yung mga nakakaranas ng wala na pag-asa, na hanggang dito na lang, hindi. Hindi hanggang dyan ka na lang. Mangarap ka. Yung pangarap mo, samahan mo ng sipag. Samahan mo ng galaw, samahan mo ng pagdadasal. Ipapanalo ka niya, promise. Ako na nagsasabi sa'yo, hindi lang hanggang dyan ka. May tagumpay na naghihintay sa'yo. Maybe, hindi sa ngayon, baka bukas, makalawa, next month, next year, pwede yun. Ang buhay ko parang kutsinta, akala mo simple lang, may isasarap pa pala. Parang buhay ko, akala ko hanggang dito na lang yun. Pero may ibubuga pa pala. At eto na yun! Hindi, para sa akin ah, eto ah. Yung kutsinta ko talaga, kakaiba. Hindi kagaya ng mga kutsinta dyan sa paligid. Sa akin kasi talaga, may sarili talaga siyang lasa na binibigay sa taong makakatikim. Ang nagtitrending at pinagkakaguluhan na kutsinta ni Mami Shieng. Sino ba naman ang hindi matatakam? Kung ganito ba naman ka-overloaded ang kutsintang makikita mo? Ito pala yung kutsinta nila. Ito yung 50 pesos overload, tapos 6 na piraso na siya. Tapos tignan nyo naman, grabe, sobrang dami nila maglagay ng cheese. Parang ano to, cheese na may kutsinta, charo. May nagtitrending na kutsinta, pero ito ang the best ay yung special kutsinta kasi may cheese pa at nagbabalance yung tamis ng yema at alat ng cheese. Sa kutsinta na merong dalawang klase, which is regular na 35 pesos at special na 50 pesos. At ito na nga si Mami Shieng na napakaganda at sexy na may-ari nitong nagte-trending at sikat na gumagawa ng kutsinta at kunyelo dito sa Metayuma. Sige, isa pa tayo ah. Sarap eh. If ever po na lumipat kami ng pwesto, magpo-post po ako sa page ko at sa FB ko para alam nyo po, para update kayo kung saan kami matatagpuan. Nag-boom siya nung pandemic. Ang dami kong naging online reseller, kumukuha sa akin ng mga ista-istayro. So nag-isip ako, sabi ko, gusto ko talaga mag-business. Ayoko talaga mag-work. Sa work kasi, hindi mahawak oras mo.
yung sinasahod mo sakto lang para sa'yo. Yung trabaho mo, sobra-sobra, pero yung sahod mo, naka-fix lang dun. Ako, yung mindset ko kasi, mindset ko talaga business. Business, kahit bata pa lang ako, elementary days, naglalako ako ng banana queue, turon. Ano pa ba? Iba-iba eh. Lahat. Naka-uniform ako, nakabag ako, umuulan. Nag-aalok ako ng mga ano, ng mga kakanin. Di eh, never ako nahiya kahit kailan. Di ako nahiya talaga, as in. Kasi marangal namin yung ginagawa ko. Yung mga ano nga eh, gumagawa ng masasama eh, di ba? Hindi sila nahiya. Ako pa ba, napakarangal lang ginagawa ko. Kung magpasalamat sa unang-una sa Diyos. Pangalawa sa mama ko. Thankful ako sa mama ko. Kahit ganun yung mama ko. Mahal na mahal ko yung mama ko. Next, yung mga pumapaligid sa akin, lahat ng katulong ko, mga pinsan ko, mga yung asawa ng kapatid ko, mga kapatid ko, lahat, lahat sila, mga tito ko, yan. Tinutulungan nila ako. Thank you din sa nagpa-trending sa akin. Si Serrano, Sergio Del Doria Vlog. Sir, thank you, kundi dahil sa'yo. Hindi ganun ka-trending yung paninda ko. Oo, kilala po yung paninda ko, pero hindi siya ganun ka-trending. Pero ngayon, tignan mo naman, sobra-sobra yung mga tao. Di na kami magkamayaw sa sobrang dami ng tao. Lahat po ng mga vlogger na sumuporta, salamat din po. Hindi ko na po kayo i-mention, pero kilala nyo na po kung sino kayo. Mga client ko po, salamat po sa inyo. Kundi dahil sa inyo, wala akong pambili ng ano, Louis Vuitton, be. Mga Louis Vuitton, oh. May Louis Vuitton bag ako. Gusto mo to? Paparapol tayo niyan soon. Baka next year, ganun. Magpaparapol na si Mami. Konting kembot lang sa amin na. Ayun na yung location namin. And Mason tayo, man. Hindi, wag na lang. Ah, ikaw ay kayo. Ayun, kwento ko na, sige.